hindi ka lalabas ng buhay dito kapag ikaw iniyakap nito. Sapagkat nasa itsura niya, mga kaibigan eh. Hindi naman po... Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Jess Canto, former director ng Region 1 Medical Center, anya hindi pa handa ang Pilipinas upang ilegalisado ang marijuana o cannabis. Bagamat may mga medical na benepisyo ang marijuana, ay meron din itong mga negatibong epekto gaya ng pamumula ng mata dahil sa ruptured blood vessels at maaring lumala ang mental health disorders ng sino mang gumamit nito. Maging si Senator Jinggoy Estrada ay naniniwalang hindi handa ang Pilipinas sa medical marijuana, anya maaaring abusuhin ito at gamitin lamang sa kalokohan. Pumayag na tayo sa mga klaseng bagay kahit hindi pang medical, gamitin sa ibang kalokohan. Samantala, narito naman ang komento ng Nirisen kaugnay sa usaping ito. Ayon kay Rodela Sherwin, dapat ihanda muna ang pamahalaan, ang mental hospital at funding para sa mga mental health facilities at institutions na mangangalaga sa maging collateral ng legalized marijuana use law. Ayon naman kay Charlie Suarez, kailan ba naging handa ang Pilipinas? Masakit na tanong. Ayon naman kay Victor's Crown, para sa may sakit, pwede yan. Pero sa wala, dapat kulong at dapat hindi abusuhin ang paggamit niyan. Sa iba pang balita, Lapid Fire ni Roy Mabasa, isiniwalat ang kapastusan ng isang mambabatas. Sino kaya ang mambabatas na isiniwalat ang kapastusan? Panoorin natin ang video ni Roy Mabasa. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Siya nga pala, mga kaibigan, ano? Alam nyo, dito sa mga, sa ganitong panahon, Disyembre, dito sa Pilipinas, ay kaliwat kanan ang mga Christmas party. Eh, kagabi nga, tayo'y naimbitahan sa isang maliit na pagtitipon ng mga dati nating nakasama sa pahayagan, sa ating mga beats dati, sa, alam nyo, mga kasama naming mamamayag, in short. At kami po'y nagkakwentuhan. Napakaraming kwentuhan na dahil ilan sa amin ay matatagal nang hindi nagkita. So, habang kami nagkikwentuhan, mga kaibigan, at nagtatawanan, ay meron po akong natanggap na isang text message. Mahaba-haba yung text message eh, na mula sa ating isang kaibigan pa, no? At sabi niya, meron daw isang manyakis na solon o mambabatas ang nagkalat sa isang Christmas party, mga kaibigan. Pinaalala niya nga sa atin na ang alak umano ay dapat nilalagay sa tiyan, hindi sa ulo, sapagkat ito po ang nangyari dito sa bastos na mambabatas na ito, mga kaibigan, nung gabi na yon. Sabi niya, isang batang-batang babaeng journalist daw ang nakaranas na mabastos ng manyakis na solon, sabi niya, doon po sa Christmas party na kanyang inatinan. Ngayon, ang ginawa raw nitong solon nung medyo marami-rami na ang nalunok na alkohol, mga kaibigan, ay inakbayan daw yung batang-batang journalist na babae na ang mukha ay nahintatakot, mga kaibigan. Dahil idinidikit daw nitong mambabatas yung katawan niya doon sa katawan ng batang-batang journalist, mga kaibigan, na nanginginig sa takot at dahil ayaw siyang pakawalan.
nitong lasing na si Mambabatas, ano. Siyempre, nagulat yung journalist na babae, no, batang bata, nagulat siya sa naging aktuasyon o actuation nitong Mambabatas na ito, na yung hilat siya ng mukha, kung tama itong aking pagkakaintindi rito, mga kaibigan, o pagkakakilala, parang hindi ka lalabas ng buhay dito kapag ikaw iniyakap nito, sapagkat nasa itsura niya, mga kaibigan, eh. Hindi naman po sa panlilibak, pero makikita niyo kapag binigay ko yung clue mamaya, kayo na ang magkomento sa chatroom natin kung sino ito. Ngayon, habang niyayapos niya ng mahigpit at dinidikit yung kanyang katawan doon po sa Lady Giorno, mga kaibigan, may nakakita na ilang mga ibang mga mamamayag na nagulat sa ginawa ng Mambabatas at gustong tulungan yung kanilang kasamahan, ano. At sinabihan itong si Mambabatas na, "Sir, lumayo ka. Mahigpit ang nanay niyan at may COVID pandemic pa." Sabi niya ganoon. Kwento nitong ating yung nag-text sa ating kagabi. Kaya siguro napahiya itong si Mambabatas, unti-unting lumayo ito at tinantanan yung kanyang biktima. At laking pasasalamat nung batang-batang mamamayag na siya ay tinulungan o sinagip sa posibleng mas malalapang pangmamanyak nito si Mambabatas. Alam nyo, ito raw pong si Mambabatas ay meron ding ugali. Bukod sa nangyayapos ng babae, mga kaibigan, ay may ugali rin to na minsan kapag ito'y nakikipag-inuman, mas pinipili nito na magpaiwan ng ilang mga kalalakihan. Na nagpinapaiwan niya at binibigyan niya ng halagang 5,000, mga kaibigan, para makipag-inuman lang sa kanya. Oh, so, ngayon, anong ibig mong sabihin? Sabi ko, may pagka silampel kuwang ko ba ang manyakis na Solon? Sabi ko. Alam mo, nagtumawa ng malakas yung ating kateks, ano? Ha, 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 sabi niya. Sabi ko, magbigay ka nga ng clue para maintindihan ko kung sino yung buraot na manyakis na yan, sabi ko. Sabi niya, sige, itong Mambabatas na ito ay merong action star ang gustong maging imahe, sabi niya. At ang problema lang, sabi niya, yung mismong mga paa at pototoy niya ay hindi na niya makita sa laki ng kanyang tiyan, mga kaibigan. So, yun po ha, medyo may description na tayo kung sino ito, mga kaibigan. Sabi niya, salbahe rin itong nagpadala ng text sa atin. Sabi niya, para siyang kasoy na ipinatong ang ulo sa balikat at minsan ding nasangkot kay Maring Janet Jackson. Janet Jackson. Nag-isip ako ng matagal, mga kaibigan. Medyo mahirap yata yung bandang parte na yan. Pero yung kasoy na ipinatong ang ulo sa balikat, medyo lumiliwanag yung description ko, mga kaibigan. Sige nga, sabi ko, dagdagan mo pa, sabi niya. Sabi ko, parang nabibitin ako dyan sa mga clue mo. Sabi ko, ano pa ang lalong kakikilanlan nitong ating bastos na Mambabatas, mga kaibigan? Yun ang sinabi ko dun sa nag-text sa akin. Sabi niya, kasong plunder daw ang kinatatakutan nito dahil ayaw niyang mabansagang the bad one at makulong ng matagal gaya ni pare. Si Kaper si Lapid Bumabanat Lapid Fire. Sige, punuin niyo ng
punuin nyo ng comment yung ating chat room. Tignan ko kung sino makahula sa inyo. At siguro naman ay sapat na yung clue na binigay. Ako, nahuhulaan ko na ito. Eh. Pero ayokong banggitin ang pangalan. Baka merong 0.5 or 0.8% na magkamali ako. Yun pang mali ang masabi ko sa inyo, mga kaibigan. Kaya kayo naman, naunawaan ko na matatalino naman po kayong nanonood at nakikinig at taga-subaybay ni Ka-Percy Lapid. Si Ka-Percy Lapid, umabanan. Lapid Fire! Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.